Some tips pa pala mga guys about sa CBT. Ito kasing ano na to, MIUI na to. Ako yung may maintenance. So alam ko bawat takbo nito, alam ko yung mga possible na magiging damage nito. Kasi ako ang humahawak nitong motor na to. So sa mga may nagsasabi na hindi okay yung pag-groove, hindi, huwag kayong maniwala ron. Nakakasira raw ng clutch lining ang pag-groove. Ito ah, meron kasi kung isang shop na pinaparegrooban, yung SST, o Share Speed Tech. Tingnan nyo yung groove niya, yan, 20,000 halos odo na to. Pero so far okay pa rin naman talaga yung lining niya. Tingnan nyo yung lining niya. Araw-araw ginagamit sa trabaho yan. Pero so nasira ba lining? Numipis ba? Hindi. Dahil sa groove niya, kaya nagkaroon siya ng pattern na yan. Pero hindi siya umuubos ng lining. Ang kapal pa rin ng lining yan. No? Magto 2 years na tong MIUI 125 na to. Pero tinan nyo naman, hanggang ngayon okay pa rin. Nasa gumagawa lang rin ng groove yan. Wala sa pyesa. Kung maganda yung pagkakagroove, ayun, kung mapapansin nyo, kung maganda naman yung pagkakagroove niyan, bakit sisirain yung pyesa nyo, lalo na yung clutch lining. Ayan o, ang ganda o. Nasa gumagawa lang ng groove yan. Tingnan nyo naman yung clutch lining. Nasinira niya ba? Hindi, nagkaroon lang siya ng pattern dahil sa groove. Pero hanggang dun lang siya. Tingnan nyo naman, napakakapal pa niya, no? Oh, almost 15,000 odo na tinakbo na ito dahil pang araw-araw ito ginagamit sa trabaho. Pero hindi naman sumira. Ayan, naka-clutch spring na rin kami. Center spring na rin kami. So, stock clutch spring. Ayan. Mas maganda ang performance na ito ngayon. Ngayon, syempre, yung settings ng panggilid na ito, hindi ko na sasabihin sa inyo. Pero ang sinasabi ko kasi about sa pag-papare-groove, mawawala ba daw talaga yung dragging at nakakasira ba ng clutch lining? Oo, mawawala yung dragging niya. So wala siyang delay, wala siyang nginig, wala siyang delay, pero hindi siya nakakasira ng clutch lining. Depende sa pinagpapagawa nyo kung saan kayo magpapare-groove, pero hindi po nakakasira ng clutch lining ang regroove bell. Kasi kung mapapansin nyo, may mga factory na gumagawa na design na naka-regroove na. Like yung mga racing parts, pag bumili kayo, yung iba niya naka-regroove na. Since hindi pa uso yung CVT grooving o yung tinatawag na clutch bell regroove, uso na po yan kasi naglalabas na ng aftermarket niyan. Since day one pa lang, sa Dio scooters pa lang, naglalabas na sila ng ano eh, ng aftermarket na clutch bell na naka-regroove. So ang mga factory, ba't sila maglalabas ng regroove bell kung nakakasiras ng pyesa? Yan lang mga basic tips dyan mga boss. Kaya huwag kayong maniniwala na nakakasira ng clutch lining o ng pyesa ang regroove bell. Okay guys.